Hi, good morning guys. Welcome back to my channel, Nani Eds. Once again, nandito naman po si Nani Eds, ang inyong lingkod. Papakita ko lamang po sa inyo yung starting day ni Nani Eds. Hindi ko na ipakita sa inyo yung pagkising ko, diretso sa bathroom, at naligo. Ngayon, naka-uniform na po ako. Ngayon naman ay, maglilipit po tayo ng ating tinubog. Ayan. Tinubog guys. Ganito po pinistart yung aking day. Pag-araw ng trabaho. Pag-araw po ng day off. Yung magandang oras tulog ako. Doon ko po ipapakita sa inyo kung ano ang una kong ginagawa pag nagigising. Ayan. Ayan. Sige, ligpit na ni Eds. Ayan. Ang ating bed. Ang simpleng bed ni Nani Eds. Ayan. Okay, isa sa mga araw po na ito, i-room tour ko po kayo. Char, room tour daw. Room tour ng nani sa kanyang kwarto. Room tour ng isang slave na nani dito sa Dubai. Yan, konti lang. At next time, i-room tour ko po kayo. Kung ano ang nakakapaloob sa room ni Nani Eds. Ay, ang hirap maging madipin sa ibang bansa. Maging nani sa ibang bansa. Or katulong, or yaya, kasambahay, ano bang tawag. Lahat naman parang pare-parehas sa mga trabaho ng mga yan. Ang nasa ano ko po kasi sa aking visa ay babysitter. Yun po yung aking apply nung unang punta ko dito sa Dubai. Nung tinanggap ako ng amo ko, dito, ang job position ko po ay babysitter. Bata-bata pa yung mga alaga ko po kasi noon. So, nangailangan sila ng babysitter. Ngayon po, sinanggit sa'y all around. Kaya ang inyong datilang, alipin. Alipin naman ba yun? Di ba meron tayong pinag-aralaman sa history ba yun? Alipin sa gigilid. Mga ganyan. Ngayon ako naman ay si Alipin sa Dubai. Char. Ngayon next po ay magdagawa tayo ng coffee. Charan! Ayun guys. Magtimpla tayo ng ating kape sa labas. Ayan. Ayan. Mag-quick breakfast po tayo bago tayo kapas. Ayan pala si Nani Eds naman tira natin kasi ay, may ubo si Nani Eds nilang araw na. Tapos, ano? Nakukutong si Nani Eds. Ayan guys. Ganda yung bread. Nagutom ang nani ng bayan. Pagkas umiinom ng gamot guys, pansin nyo ba yun kung umiinom kayo ng gamot at may antibiotic? Gutumin, parating lahat yung sikmura pa. Diba guys? Kaya, ay nako, kailangan natin kumain. Lagyan natin ng mayo. Ito na po dito sa inyo. Lagyan ko na mayo ng aking bayo. Mayo. Ngayon, i-close na natin. Close na natin. At mag-breakfast tayo while chikahan. Morning, chika. Chikanes. Bago tayo papunta doon sa ating washing room. Naipakita ko na rin sa inyo yung paglalaban ni Nani Enza. Yan po, guys. Ang buhay dito ni Nani. Medyo masakit yung lalamunan ko, guys. Siguro sabo. Kaya nga pumiinom ng gamot. Kaya kailangan natin kumain ng kahit sandwich. Mayo sandwich. Char. Pagising ko actually guys, medyo maaga pa, 7. Kaya, nabukas muna tayo ng ating YouTube at nakita natin ang balita ang ating mahal na President Bongbong Marcos ay umuwi na pala ng Pilipinas at maraming kasalubong daw, char. Magsabihin, magiging, umpisa na magiging, hindi naman siyempre agad-agad, kailangan natin magantay. Pero umpisa na rin siguro na magiging maganda ang ekonomiya sa Pilipinas, diba? Pagdasal natin guys, sabay-sabay tayo guys, magkaisa tayo. Instead na patikos-batikos dito, batikos doon, makinig na lang tayo kung ano mga plano ng mahal na Pangulo at supportahan natin, diba guys? Yan, napunta sa ating mahal na Pangulong President Ferdinand Marcos ang ating chikahan. Medyo na lito sa pagdating tulog, guys. Today, ako, i-room tour ko kayo, guys. Sa room tour natin na, sa room natin magulo. And then, lilinis tayo para makita din natin paano mag-ayos ng kanyang room si Nani Eds. Tapos, kung tumulalak, mag-gitara, tumanta. Para malalaks natin ang ating utak. Kasi ngayon guys, hindi ba kakamatay lang mong kapatid kong bunso? Kakalibin nga lang ng Webet. Napag-isip-isip ko na napakaano lang, napakiksi lang ng buhay. Very short ang ating life. Kaya sabi ko, imbis na isubsob ko yung sarili ko, yung isipan ko sa trabaho.
kailangan din natin mag-relax pag may time. So, mag-isip-isip ko rin na mag-focus na talaga sa pag-vlog ko. Everyday ako lalabas ako para may iba naman po kayong makita sa akin vlog, sa daily vlog ng Nani Eds, na hindi lang apat na sulok ng kwarto ni Nani Eds, so apat na sulok ng kusina, kasi hindi naman tayo pwedeng pumasok sa loob para sana itro ko kayo sa buong bahay ni Amo. Pero baka sa kaliwanag sa state, makahingi tayo ng permiso sa kanya. Pero timingan natin. Tingnan natin in the future. Hindi ko po kayo, hindi ko pa pinapangako sa inyo. Try natin. Init ng ating kape. Kaya bukas, Monday, medyo magbisibisiyan na tayo at ating tawag ito. General, yun yung ating tinatawag na general cleaning. Pwede ko lamang para lupusan ng galing sa loob ng bahay niya mo. May pakita ko sa inyo yung mga puto general cleaning na angat ng mga sofas, ganyan. Kahit naman hindi alam ng amo na nag-vlog tayo o nag-videos tayo o meron tayong channel sa YouTube, mahirap naman na basta tayo kumuha dyan sa loob. Kasi guys, kung mapapansin nyo, minsan caption lang. May mga portion na akong ginukuha na rin bawa. Yung mga nakaraan pa mga videos, yung mga pagtatayo namin ng Christmas tree, ganyan. Ayan guys, naisip ko lang, naalala ko, malapit na naman ang Pasko. Lagayan na naman ang Christmas tree. Bigla kong naalala ang Pilipinas. Pasko na naman, nawala sa Pilipinas. 12 years na niyans. Merry Christmas sa inyong lahat guys. Una na akong babati sa inyo. Mga yun, kaya tinututok po. Mga yun, pwede ko buhaan ng video kasi itututok ko lang sa isa namang way. Ganon. Napag-arrange ko ng mga flowers, mga orchid, ganon. Pwede kong buhaan, guys. Para isa-isa nang makita yung mga tinatawa ko dito nila ni Eds. Nung unang mga taon ko dito, ang focus lang talaga ng trabaho ko noon yung dalawang anak ni Amo. Magmula sa mga personal nila, sa lahat-lahat. Magmula sa gigisingin ko sila sa umaga. Pag-breakfastin ko sila, and then habang nag-breakfast, nilaready ko na yung mga gamit nila, yung mga bags nila, ganyan, nilalagay ko na yung mga books nila inside the bag. And then, pag na-ready na sila, hinahatid ko na sila sa school, nung mga maliit pa sila, si Sam 6 years old pa lang noon, si Ryan parang 10, parang ganun. Yun ang buhay ko talaga noon, guys. And then pag-hatid ko sa kanila sa school, uwi na dito sa bahay, tutulungan ko na yung kasama ko sa paglilipid ng mga, ano nila, bed nila, linisin yung room, ganyan, and then ibaba na lahat ng mga gamit nilang marmi, ganyan. Tapos, nilalaban ko. Tapos ako yung personal na mamlansya ng mga gamit nila. Hindi yung kasama ko. Yung lahat ng personal nila. And then, after lunch ko, mag-break time na ako pagtapos doon. Kasi, susundo na ako sa school ng mga 2:30. Ganun po yung rotation ng buhay ko man. Sundo sa school. Tapos, minsan, may taekwondo kasi sa minsan naman, may, ano, may swimming.